guys, for today's video, pagkausapan natin yung latest episode ng Rapid Talk in Action, yung isa sa kababayan natin na namasukan sa Manila tapos inapi ng kanyang amo. So, nakakasad, no? Kasi hindi lang pala dito sa ibang bansa yung mga pang-aapi na nangyayari, kasi kahit pala sa sarili nating bayan, sa sarili nating kapwa natin Pilipino, yun pala yung mas higit pa na mapangape. So, kawawa ka within 7 years. Grabe, tiniis niya yung lahat ng pang-aapi na yun. Tapos, ang dami pa niyang piklat sa mukha. Kung napanood nyo yun, parang kawawa talaga. Dami niyang piklat sa mukha. Tapos, tuwing may pagkakamali, parang panakitagad. So, nakakalungkot kasi kapwa natin Pilipino yun, eh, di ba? Iisipin natin na ligtas tayo sa sarili nating bayan kasi nasa Pilipinas lang tayo, pwede tayo umuwi kung gusto natin. Pero sad to say, yung reality na nangyayari sa kanya, kabaligtaran yung expectation natin na ligtas tayo sa sarili nating bayan. So, nakakalungkot pero nakakainis kasi okay na sana, baga kinampihan na siya, tinulungan. Kaso nga lang, mas pinili niyang may pag-areglo, ayun, nakakuha daw siya ng 200,000 cash, baga, may pinaipon daw siya sa amo niya na pera, tapos, dinagdagan na lang nila, kaya naging 200,000. So, parang ganun, di ba? Kaya minsan, yung programa ni Sir Rafi, nagagamit din eh, baga hindi nila namamalayan, nagagamit din sila sa financial lang na pangangailangan, parang ganun. Kahit sila, para silang nalungkot kasi parang nasasanay daw yung iba na kasambahay, nangihingi ng tulong, tapos sa bandang huli, may pag-areglo, tapos pag na, ano na, wala na, baga ganyan, nakakaano ba? Baga pag nagsumbong ka doon, dapat panindigan mo na gusto mong ipaglalaban yung karapatan mo. Gusto mo ipaglalaban yung mga pinagdaanan mo. Gusto mo iparating sa kanila yung hirap mo. Gusto mo iparating sa mga taong nakapanood na kaya mong panindigan lahat ng sinasabi mo. Yung baga sa bandang huli lang, parang napunta lang sila doon para matakot yung amo, para makakuha sila ng pera. Kasi pagdating doon sa usapang areglo na, hindi nga bumalik kay Sir Rapi Tulpo para magpa salamat, di ba? Hindi nga bumalik doon para humingi ng dispensa, bakit siya nagpag-areglo, nagpaliwanag. Basta nagpadala na lang ng sulat na padalat yung video, okay na, nagpag-areglo na siya, wala mo lang thank you, di ba? So, ang hirap ng ganong sitwasyon na minsan kasi pag tumutulong tayo, ginagawa natin yung lahat eh, para makatulong. Tapos, at the end, yun yung magiging balik sa'yo. Hindi naman siguro masama ang tumulong, tulad ng ginagawa ni Sir Rafi. Baga, tumutulong siya sa mga nangangailangan talaga ng tulong. Kaso minsan yung tulong niya, inaabuso eh. Yung part na yun, yung parang naawa na siya, nagalit na siya dun sa amo, pinaglalaban niya, ganyan, ganyan. Tapos talagang pinag-ano niya na kinampihan niya yung kababayan natin na tulad din natin naging kasambahay, di ba? Pero at the end of the day, para at the end of the story, ganyan, wala na. Baga, nag-ano na dahil sa pera. So, para tayong naano tayo eh, parang nagagamit siya para makakuha lang ng ganong halagang pera. So, ang hirap. Dito sa Middle East, yung mas mga nangangailangan ng tulong, yung talagang totoong aping-api na ayaw magpa-areglo, hindi ganong na ano ng pansin kasi nga malayo tayo sa Pilipinas. Samantalang pag nasa Pilipinas ka na, pwede mo ipaglaban yung gusto mong ipaglaban kasi madali ka makakuha ng tulong. Hindi ka naman naging, hindi mo pinanindigan yung gusto mong makuha. Talagang pagdating pala sa pera, nagbabago pala talaga yung isip ng tao. Hindi natin siya masisi kasi baka ayaw na rin niya ng gulo. Gusto na rin niyang mamuhay ng maayos. Kaya tinanggap niya yung pera.
Pero sana, kahit pa paano, pa konsuelo man lang doon sa taong tumulong, sana nagpasalamat man lang, di ba? Sana pumunta man lang ulit doon sa station, sa TV5, nag-ano man lang sana doon pumunta, tapos nagpasalamat personally, di ba? Hindi, tumawag naman lang, na nagpapasalamat, na pasensya, na kailangan magpa-areglo, kasi ayoko na ng gulo, gusto ko tahimik na buhay, kailangan ko rin ng pera, uy, sana kung ganun. Kaso hindi eh. Nagpadala lang ng sulat. Ah, may sulat lang siya na handwriting niya ata yun. Tapos, pinarmahan niya sa baba. Tapos, nagpapahintulot siya na ipapadelete niya yung video. Parang ganyan. So, ang hirap, no? Yung may pagkakataon ka na para ipaglaban yung gusto mong ipaglaban, hindi mo pa ginawa. Baga, iisipin ng ibang mayayaman. Iisipin ng ibang amo na mapag-ape. Nag-isip na nila na madali lang apihin tong mga mahihirap na to kasi pagdating sa pera, nawawala yung galit nila eh. Parang ganyan ba, no? Kaya parang lesson learned din sa kasambahay na iba yung nasa Pinas lang na sana, kahit pa paano, panindigan din natin yung mga sinasabi natin. Yung pagdating sa reklamuhan na, talagang panindigan mo yung nagre-reklamo ka. Hindi yung pagdating sa pera, nagbago ka na. Tapos nakikita na nung ibang mga amo, sinasabi na nila sa isip-isip siguro nila, okay lang pala mang-api ng mahihirap kasi pagdating sa pera, binigyan mo lang ng ganitong cash, wala na, titigil na sa gusto nila ipaglaban. So, parang nawalan tayo ng credibility ba para sa sinasabi natin na karapatan natin, na ito, inapi tayo, ito ginawa sa atin. Nawalan na lahat kasi pagdating sa pera, wala na eh. Tumigil na tayo, hindi na tayo makapagsalita. So, ang hirap, no? Samantalang dito sa Middle East, na gusto nila ipaglaban yung gusto nila ipaglaban, may inaapi sila ng amo nila, pero hindi nila makuha-kuha kasi nga, mahirap nga dito. Mahirap pakipag, ano dito sa batas nila, sa batas sa atin. Baga dito, minsan, tayo na yung inaapi, tayo pa yung talo, tayo na yung nagrabyado, tayo pa yung naging masama. Gusto nating ipaglaban yung karapatan natin, hindi, ang hirap-hirap nating manalo kasi ang hirap nating kumuha ng mga taong talaga ipagtanggol tayo. So, di tulad sa Pinas na madali lang makalapit, tulad ng example nun kay sa programa ni Sir Lapitol, mabilis lang, kaso nga lang, ayun, realidad talaga ng tao, nagagamit siya minsan para sa pang sariling kapakanan tulad nun. So, yun, laki rin yun naman kasi, siguro kahit siguro ako, pag-iisipan ko siguro, 200,000 o pwede na panibagong panimula sa buhay. O sana, yung perang natanggap niya, sana magamit niya ng maayos. Yung paano siya ng negosyo pakunti. Hindi sana mapunta lang din sa wala yung pinaglalaban niya. Tapos, baka 200,000 niya yun, pagdating na isang linggo, 200 pesos na lang. So, ang pangit na rin, di ba? Parang nakapanghinayang na yun lang yung halaga nung sacrificio at pananakit nila sa iyo, 200,000. Tapos, pagdating na isang linggo, hindi mo nagamit ng maayos kasi hindi mo na pag-isipan, nabigla ka lang siguro sa halaga. Tapos, pagdating ng 200 pesos na lang, hindi mo na namalayan, naubos mo na pala sa walang kwentang bagay. So, mas maganda sana na pag-isipan niya yun ng mabuti, na magamit niya ng maayos kasi sayang naman yung tulong na ginawa sa kanya. Tapos, nung nakakuha siya ng hindi niya magamit ng maayos, sana may mag-guide sa kanya na ayusin niya pag ano yung pera, yung hindi man lang, hindi mapunta sa wala yung mga pinaglalaban niya na hindi niya na ituloy, di ba? So, listen and learn sa ating lahat. Pag may gusto tayong sabihin, may gusto tayong ipaglaban, panindigan niyo hanggang sa huli. Kasi ako, kinakuil na ako lahat-lahat ng pamilya ko, tinuring nila akong patay, pero pinaglalaban ko pa rin ang gusto kong pinaglaban. Pinandigan ko pa rin yung mga salita ko na lahat totoo. Tanungin man ako ng paulit-ulit, 1,000,000 beses, yun at yun pa rin yung magiging kwento ko kasi yun yung totoong nangyayari. So, ganun yun. Ngayon ko na-realize na pag may gusto ko ipaglalaban ko kasi para sa akin yung gusto kong ipaintindi sa lahat, walang katumbas na halaga yun. Yung gusto kong iparating sa lahat or ipaano sa nila yung gusto kong
ipaintindir, pinaglaban ko yung karapatan ko, parang ganyan. Para sa akin, walang katumbas na halaga. So, na-disappoint ako dun sa taong mga ganun kasi hindi nila pinapanindigan yung ang sinasabi nila. Baga, pagdating sa, ano, wala na, tahimik na. So, yun lang yun. 200,000 yung halaga ng kanyang karapatan. So, sana magamit niya ng maayos yung pera niya. Yung hindi naman mapunta lang sa wala yung sakripisyo at tulong sa kanya ng mga tao para makamit niya yun. So, hanggang doon na lang. God bless you all.